problema many people have misconception. Sabi niyo nga misconception. Misconception. Mali. They thought ang source ng money, ito yung mga bagay na pinagkukuhanan natin ngayon. That's why, no wonder, ang daming tao ang naghahagilap, naghahanap ng pera. Thinking na pag nagkandakuba ako sa trabaho, yun yung gusto ni Lord. Thinking na kapag halimbawa nagkaroon tayo ng mga other sideline, upline, downline, or whatever lines, iniisip natin, yun yung source. And that is where money hide. Akala natin nandun, ba't kailangan ko ituro tong pera? Yung iba natatakot pag-usapan to, by the way, ha? Me, I'm not. Kasi alam kong hindi yung pera ang ugat ng kasamaan, yung pag-ibig sa pera. Sinabi naman yun eh, the love of money is the root of all evil. Hindi yung pera yung masama. Yung pagmamahal mo. Hindi yung pera, yung mukhang pera. Iba, wala nang mukha, wala pang pera. But actually, hindi yung pera mismo. It's the person. Most people complain about having no money. Pero ang will naman pala ni Lord, magkaroon tayo ng pera. Specific, literal. Hindi lang yung kasaganaan na kalusugan. Hindi, literal, pera. Para mabili mo yung gusto mo. Para mabili mo not only your needs, pati yung mga wants natin sa buhay. And everybody have wants. May mga wanting tayo. Huwag niyo isipin na hindi kayang babaan ni Lord yung mga ganung bagay sa buhay natin. Even the small details ng gusto natin, gusto rin ni Lord sa buhay natin. Kaya huwag niyo isipin na para bang hindi ba this is too much, Lord, na humiling ako ng iPhone 16. Alam niyo, even sabihin na sa Lord, no problem, ipon, bago iPhone. Na minsan kayang bumaba ni Lord sa level natin para i-meet yung needs natin. It is the will of God to see us prosper. Will yun talaga ni Lord. Kaya ako alam nyo, naniniwala ako, in such a short period of time, it's just a matter of time, New Life Tondo will be the most richest people on earth. Why? Naniniwala ako, sa atin manggagaling yung magpo-provide sa needs sa community. Sa Tondo manggagaling yung magpo-provide ang needs sa politics, sa economy. Why? Because the will of God is being known. Hanggat nalalaman ng mga tao, hindi pala ito yung gusto ng Diyos. What God wants from me pala, level up, head not the tail, above not beneath, lender not borrower. Yun pala yung gusto ni Lord. Kaya lang, anong nangyayari? Nababaon. Nalulugmok. So, hindi nare-reveal yung will talaga ni Lord. Sa 3 John chapter 2, Beloved, ito rin prayer niya ni John. Beloved, I pray, you may prosper in every way. Your body may keep well, pati souls mo. Pati mind mo, hindi ka depressed. May pera ka, pero depressed, hindi yun ano. Healthy ka, pero mentally, hindi ka healthy, hindi pa rin kompleto. Dapat spirit, soul, and body. Dapat spiritually, you are connected. At the same time, mentally, you are fine. Pero bodily lalo, syempre. Ganun mag-prosper si Lord sa buhay natin. So parang yung prosperity, delight niya. Yung prosperity, kasiyahan ng Diyos. So we don't need to beg. Hindi mo kailangan magmakaawa para sabihin, Lord, dapat pinaprosper mo ako. Ano ka? Hindi. Ang talagang gusto ni Lord, actually, don't pray for prosperity. Hindi mo pinipray yung prosperity. Yeah. Na pinapaniwalaan yun because you are already prosperous, you are already rich. Mayaman na tayo eh. Sa totoo lang, kung titignan mo yung sarili mo, kailangan maintindihan nyo na ikaw mismo yung treasure niya. Ikaw mismo yung kayamanan. Ikaw mismo yung solusyon sa totoo lang. Pero sabi ni Lord, I give you the key. Ano ba yung key? Magbubukas, magsasara. Keys to the kingdom of God. Alam ni Lord na ang kingdom is in our hearts and mind. Ang kingdom ni Lord, in your heart. Kaya lang, kung nasa heart, di ang hirap nun. Kasi nga yung heart mo minsan deceiving, so paano mo isa-separate? Kaya sabi ni Lord, find these principles. Para mabuksan mo yung kingdom na yon in hearts and mind ng mga tao, especially in your own heart. So keys are the principle of God's word para i-unlock. I-unlock every doors of opportunity to prosper. May prinsipyo talaga. May mga gagawin talaga. May paniniwalaan talaga. May sasabihin talaga na mga susi. Na pag di mo ginamit, nandyan siya pero ayaw mabuksan. Available siya pero hindi mo na i-enjoy. Sayang naman. Kaya lang ang problem, the more we run after money, the more it runs away to avoid you. Habang hinahabol mo siya, lalo naman siya nagpapahabol. Eh di wag mo habulin. Sino ba tumatakbo? Yung hinahabol. Di wag mo habulin. Ang tanong ito, yung goal ko ngayon, how to become a money magnet? Paano natin makukuha itong mga perang ito? Paano?
And at the same time, saan nakatago? So let's start pito ito. Number one, the best place actually to hide your money, alam niyo saan? Tinago ng Diyos, in your giftings and in your talent. Kailangan malaman mo. Sabi ng Proverbs 18:19, a man's gift make room for him, and he brings him before great men. Yung gifts nyo, yung talent nyo, will make room for you. Mapaprioritize ka kasi sa giftings and talents mo. Mai-invite ka kasi sa giftings and talent mo. Mapupromote ka kasi sa giftings and talent mo. Ang masaklap, people are working so hard from the things that they are not good at. Ginagawa isang bagay na hindi sila magaling. Inuubos yung panahon, yung pera, nag-i-invest sa hindi sila talented and gifted. Maraming sasali sa mga got talent, marami rin mababash ng red button. Why? Kasi passionate lang sila, pero hindi naman gifted. Iba sa inyo, passionate kumanta. Yung kanta ayaw, hindi passionate sa'yo. Ikaw lang may gusto nung kanta, ayaw nung mga nakikinig sa'yo. Kasi you're not gifted at, again, your talent, skills, and gifts will make room for your future. So don't ignore the gifts. And please don't die without using that gifts. Kailangan bago tayo matsugi, lahat ng magagandang kaloob, lahat ng mga bagay na nilagay ni Lord sa buhay natin, mailabas natin. Di ka pwedeng mamatay na punong-puno niyan. Ang galing mong kumanta, di mo nilabas. Ang galing mong sumayaw, mag-isip, magbuo, magnahi. Ang bilis mong makapag-come up into something, pero di mo nilabas. Sayang. You will die full. Punong-puno. Hindi yun ang gusto ni Lord. Ang gusto niya, mamatay ka, empty. Nasabi mo lahat, sama ng loob, ganda ng loob. Nasabi mo lahat, mabuting bagay, masamang bagay, nailabas lahat. I mean, we don't keep anything from us. Dapat may ano lahat yan. Nakatago actually yung pera in what you're good at, in your giftings and in your talent. Nilagay ng Lord sa'yo, and I'm 100% sure, bawat isa sa inyo, yung 9 months ng pagbubuntis, yung paglabas is a total evident. Ebidensya yon na you are a finished product loaded ng gifts and talents. Kahit isang gift lang enough para kay umaman. Kahit isang talent lang enough para ka ma-recognize. Talent to increase, talent to multiply, talent to dominion, talent to be effective, talent to give, talent to create, invest, innovate. Lahat yan, bibigay sa inyo, Lord, for you to have all of it. Para ano, alam niyo si Lord, dati akala ko, yung magpe-pray ka, Lord, bless mo ko, and then parang may attache case na babagsak, mabubuko lang ka pa doon. Walang ganon. Walang prayer na hihiling ka ng kayamanan at ibibigay sa'yo ni Lord. Ang prayer, hihingi ka ng strength para ilabas mo, i-rediscover mo yung giftings and talents mo. Anong gagawin lang? Discover your talent. Develop your talent. Use your talent. Pag nalaman mo na ang galing mo palang magluto, i-develop mo. Yes. Hindi lang, iba sa inyo, magaling lang kumain. Hanapin mo yung galing mo. Develop that. Use that after you discovered it. Pastor, di ba ang mga mayayaman ngayon, mga talagang sobra, ito yung mga taong mga may taas ng pinag-aralan, be careful. Most of the rich people on earth, school dropouts. Kadalasan, hindi lahat. Alam mo si Tiger Woods? Ang galing ng paluin ng maliit na bola. Kailan lalakasan at hinaan? Became a billionaire, developed their giftings, and shared to the world. Si Serena Williams, tennis player, ang galing yan. Naging bilyonaryo. Si Manny Pacquiao, nanuntok lang ng mga muka. Bilyonaryo. Carlos Yulot, tumambling-tambling lang, sabay tumayo ng diretso. Provided ang kondo, ang sasakyan, ang mil, grabe. Kay mga waiter, di ba, makita, may nagtatatalong ganun eh. Thinking magiging millionaire, you know, find your giftings. Find what you're good at. Why? Your gift is tied to your talent and potential. Yung gifts natin, alam nyo, nakatali doon. Kailangan lang malabas. God put something in you what the world needs. Alam nyo kung anong gawin? Bago matsugi, na-discover na. Yung iba sa inyo, matutsugi na lang, hindi pa na-discover. Sa totoo lang, masakit man sabihin, mamamatay na lang, di na alam saan ba ako magaling. Ano ba yung giftings ko? Why? Again, your gifts will make room for you. It will give you actually attractions. It will give you actually promotions, invitations, because of that gifts. Of second thing, best place to hide our money, in your God-given idea.
Nandun. Sa Genesis chapter 41, 39, 40, ang daming mga matatalino, mahusay na matatagal na doon sa palace. May isa lang ang nakapag-share ng idea. Si Joseph. Then Pharaoh said to Joseph, "Since God has made all this known to you, there is no one so discerning and wise as you." Ikaw lang. Ano sabi ni Lord? "You shall be in charge of my palace. All of my people will submit to you, to your orders." Pero para may respect naman sa trono ko, una ako, pangalawa ka. Second in command for everything. Why? Only Joseph gave the idea of the dream. Only Joseph gave the idea what to do. Alam niyo kung anong sekreto? The greatest mining field in the world is the human brain. Your human mind, yan dyan nakatago lahat yung mga kayamanan. Kailangan lang ilabas natin. Ano si Bill Gates, one of the richest man on earth, not because of his material wealth, but because of his intellectual capacity na makasolve ng problema. So alam niyo kung anong tinatago ni Lord yung money, kung saan? Sa solusyong binibigay mo. Actually, you get paid by the solution we bring. So huwag kayong matakot sa problema. Pag-pray niyo, "Lord, let me be the solution." You know why David are famous? Because ang problema, ang laki si Goliath. Eh siya nakasolve. Eh di may asawa, tax-free, may work sa palace, and became famous, turned out to become king. Ang tanong, anong solusyon yung mga sinishare natin? Narealize ko, it's not the absence of money that makes a person poor. But it's actually the absence of value sa sarili niya. Kaya ka mahirap, hindi dahil wala kang pera. Kaya ka mahirap, hindi mo nakita kung gaano ka kahalaga. Kailangan makita natin, magkaroon tayo ng idea na ang halaga-halaga ko pala. Why? Your true value is not based on how many valuables you have, but on how you value improving yourself, your mind. The best gift na bibigay natin sa sarili natin, alam nyo kung ano? Personal development. Kailangan magkaroon tayo ng mga idea. There's so many money hidden in someone's idea. Alam nyo kung ano binibili natin talaga? Idea. Kung bakit tayo may Grab ngayon? Kasi mayroon 2 tao sa Malaysia, nakita nila kung gaano kahirap maghanap ng taxi. Tapos kinukontrata ka. And then nag-come up sila into an idea na may Grab tayo ngayon. Binili natin yung Grab. GCash. Everything. Cellphone, laptop, gadgets, Grab, taxi, GCash are all products of someone's idea. So the more we produce an idea, the more we become money magnet. Ibig sabihin, pag nagtayo na siya ng karinderya, tinda champurado, mag-iba ka. Right. Sa diba tabi-tabi kayo, puro pare-parehas mga almusalan? Kung puro champurado, lahat kayo champurado, ibahin mo sa'yo, champuradong may paa. Para kakaibang idea. You know what? People will travel, ang layo pupuntahan para sa isang idea ng menu. People will go somewhere para sa isang idea ng church, ng clothing, ng any line. Well, may bago kasing idea eh. Ang hirap pa naman, mapapatay mo yung tao, yung idea niya hindi. Itong buong mundo, library ito ng mga patay na tao, ng mga ideolohiya. Patay na yung mga tao, pero idea nila, nalagay kasi sa libro, napasa sa mga tao, kaya tuloy-tuloy natin binibili. Tuloy-tuloy natin pinapaniwalaan. Why? Mga idea yun eh. Mga ideolohiya yun actually. Na binibili natin. So ano yung idea mo ngayon? Para mapayaman tayo. O pangatlong place, where to best hide our money, alkansya. Right association, right connection. Tamang tropa, tamang mga tao. Proverbs 13:20, "He that walk with wise men shall be wise, but a companion of fools shall be destroyed." Pag ang kasama mo puro pulpul, pulpul ka rin. Pag ang katropa mo puro toma, tomador ka din. Kailangan, alam nyo, piliin natin, choose your friend based on your dream. Hanapin natin sila, sino yung mga sasamahan natin. Sa totoo lang, average kayo ng mga taong kasama nyo lagi na 5. Tingnan nyo, you are the average of 5 people you spend time with. Pagka ang kasama mo, puro mga marites, pare-parehas kayo mga marites. Pag napansin mo, medyo ang kasama mo, puro mga utangero, utangera. Lagi na lang utang. Pansin mo, baon ka din sa utang. If you associate with those who make things happen, you will make things happen. If you associate yourself with those people that are always waiting,
Laging standby. Ayun. Ilang taon na, tambay ka pa rin. Kasi yun ang palagi mong kasama eh. Samahan mo yung mga taong may gagawin. Samahan mo yung mga taong may pupuntahan. May gagawin ka, may pupuntahan ka. Samahan mo yung mga taong nakatunganga habang buhay kang nganga. Why? Joshua chapter 18 verse 3. So Joshua said to the Israelites, "How long will you wait before you begin to take possessions of the Lord that the God of your father has already given you?" Hanggang kailan kayo tatambay? Hanggang kailan kayo mag-iintay? Why don't you find people who are movers? Find people who are travelers, who are shakers, who are history maker. Hanap tayo ng mga tao na hindi takot. Sumama ka sa duwag, duwag ka rin. Sumama ka sa timid, timid ka rin. Sumama ka sa malakas ang loob kahit mahina mo in the next days, months, lalakas din loob mo. Sabi mo ka sa katabi mo, nakakahawa ka. Ang problema ito, ano yung pinanghahawa mo? Saan sila nahahawa sa'yo? Sumama ka sa mahilig bumarel, matututo kang bumarel. Sumama ka sa mahilig magkulot, magkukulot ka na rin. Remember, bad company corrupts good character. Kahit ang ganda ng ugali mo nung una, pero pag nasamahan mo, puro mga ugali ang gagaspang, next time, ganun ka na rin. Kaya be very careful. Do not always equally yoke with the unbeliever. Hindi lang pang jowa yon. Hindi lang pang mag-asawa yon. That talks about also your habits, your character, your personality, your culture na binibuild natin sa mga taong nakapalibot sa atin. Walk with the giants and you will think and act like a giants. Kaya alam niyo yung warning sa atin ni David? Kaya siya nung pumili, nung una, ang ganda, ang galing. Tingin niyo sa Psalms 1, chapter 1, verse 1 to 3. On the joys of those who do not follow the advice of the wicked or stand around with sinners or join it with mockers, but they delight in the law of the Lord, meditating on it day and night. Ito yung nangyayari. They are becoming like trees planted along the river bank, bearing fruit each season. Their leaves never wither, and they prosper in all they do. Pababawin ko. Una, huwag daw makijoin sa mga council ng wicked. Huwag makijoin na ang laging mga banat, puro mga kabastusan, kalibugan, kalokohan. Huwag laging makijoin doon. Pangalawa, don't stand in the way of the sinner. Huwag laging tumayo kasama sa mga paninindigan na laging mali para kumita lang. Na laging gagawin ito para sumikat lang. Na laging gagawin ito magka-followers lang. Whatever content, whatever strategies, kahit mali, papasukan, wag daw. Do not also sit with the mockers. Wag din kayong uupo. Makikijoin, mag-spend ng time na walang ibang ano kundi mang-api ng kapwa. Kundi makipag-debate, maliitin, hamakin yung mga tao. Wag tayong makijoin din kasi you will also be like them. Pag nagawa mo daw na huwag makistand, makiwalk at makiupo. Ibig sabihin, pag yung iyong sit, walk, and stand, yung identity mo naging sure, nakapasok sa salita ng Panginoon, what will happen? You are meditating the Word of God. You will yield in fruits and in season. You will always stay fresh, never withered. And whatever you do, magpa-prosper talaga. Kasi pinili mo yung mga taong kasama mo. Pinili mo yung tinatayuan mo, inuupuan mo, at saka mga pinag-uusapan nyo. Yung bibig, sumasala pag kumakain, yung tenga, dapat ganun din. Hindi lahat ng naririnig, yet accept natin. Kailangan pinipili din. The quality of your life revealed by the quality of people that are close to you. Kanino kayo close? Kanino kayo close? Tingnan yung quality ng life nyo. Kasama ko anong quality ng life ng mga taong meron ka. So you should be wise, matapang na ano, parang dadating sa punto na sasabihin mo, ikaw at saka ikaw, sama tayo. Pero ikaw at saka ikaw, hiwalay tayo. Dumadating sa punto na ano, ikaw na yung pumipili, hindi na ikaw yung pinagpipilian. Dumadating sa punto na ikaw nagsasabi na, I want you, I want you, I want you, but not you. Why? Kasi alam mo may direction ka, alam mo may assignment ka, alam mo you don't have enough time to waste. Ang daming gagawin while the world is dying out there, hindi pwedeng nagmumukmok. Hindi pwedeng nag-uubos ng oras sa mga tao na walang ibang gawin kundi isak yung mga strength, good things out of you. Yung dating passionate ka, nanlamig ka dahil sa kanya. Yung dating okay ka naman, nung makarelasyon mo siya, nasira, nawala. Tumalikod ka na sa mga dating bagay na gustong-gusto mong ginagawa para sa Diyos at sa tao. Pag yung mga tao pulling you down,
Kahit masakit, decide. No, I will not allow to go down with you. I have a lot of things to do. I have my purpose. I have my passion. I have my compassion. I have my Jesus. I need to continue. Piliin mo yung mga tao. Find a positive influencer. Find the right mentor, pastor, coach, leader, spiritual father, friend. Hanapin natin. Why? Mentors are positive influencers that will lead you saan? To have a better financial management. To have a personal development. To lead you towards your spiritual growth, career growth, ministry growth, physical growth. Lahat ng pwede mong ikalago, hanapin mo sa taong pwede magbigay sa'yo nun. Pero pag yung tao na de-drain ka, yung tao lumiliit yung faith mo, yung tao nagagastos ang kalalo ng malaki kaysa na kakaipon ka, medyo dumistansya ka ng konti. We don't curse people, we don't close our door to people, pero alam mo kung kailan ka didistansya. Alam mo kung kailan ang sasabihin, oh, kailangan ko ng umatras. This is too much. Dapat alam nyo kung kailan kayo mapupuno na. Dapat alam nyo kung kailan kayo masasaid na. You should know your boundary. Alam nyo yung limitations mo. Alam mo kung kailan kayo nauubos. Yung iba sa inyo, sagad na, ubos na, kala mo may bibigay pa, nagpipretend pa, and still staying in that relationship. Right association, lead us to right blessing. Alam nyo, ang tinawag si Abraham, hindi si Lot. Kaya lang si Lot, napansin niya, ang tindi ni Abraham. May anointing, may calling, kaya dun siya dumikit eh. Dun siya dumikit kay Abraham, Genesis chapter 13, verse 5 to 6. Now Lot was moving about with Abraham. Kakasunod kay Abraham, alam nyo nangyari kay Lot, hindi naambunan, nabagyuhan ng blessing. Ano sabi? Also had flocks and herds and tents. Next verse. But the land could not support them while they stayed together. For their possession was so great that they were not able to stay together. Kung ako kay Lot, aayusin ko yung si Galot. Aayusin ko. Hindi ako kakalas kay Abraham. Alam nyo, ginawa ni Lot? Bumukod. Dahil lang sa conflict. Talagang may conflict pag may prosperity. And nung may conflict na, ang ginawa ni Lot, sumeperate. Tumira sa Sodom and Gomorrah, edi sunog yung asawa, properties, everything lahat, back to scratch. Pag alam mong nasa tama ka na, fight for it. Pag alam mong nasa tama ka na, yakap, wag bibitaw. Kahit anong mangyari. Sabi mo nga sa katabi mo, nasa tamang tao ka ba? Sayang, no? He stay away from every wrong decisions and every wrong connections. O pang-apat, the best place to hide our money is in your God-given opportunity. Amen. Lahat kayo alam nyo bibigay ng Panginoon, pagkakataon. Pag nagkaroon kayo ng opportunity to bless, bless. Pag may opportunity to give, give. May opportunity to speak, speak. May opportunity to sing, grab the mic. And then, sing. Pero pagka wala kang gifts and talents, dance. Hindi mo pa rin yun. Palakpak na lang. Huwag mong papilan yung hindi ikaw. O, sabi mo sa katabi mo, alamin mo kung saan ka lulugar. Dapat alam natin. Yung iba, papel ng papel. Hindi naman, iba, nagpapastor, hindi naman tinawag para maging pastor talaga. Ibig sabihin, it's very important. Ephesians chapter 5 verse 15 to 17. Be very careful. Saan daw? In how we are going to live our life. Huwag tayong maging mga mangmang unwise. Maging wise tayo. Paano ba maging wise? 16. Make the most of every opportunity. Ibig sabihin, pag nakita mo, binigyan ka ng Lord ng God-given opportunity para mag-work, pasukin mo. Para makapag-aral, start ka uli. Para magpatawad, forgive. Para mag-open up, open up. Pag dadating yung time, kasi hindi palaging dadating yung opportunity. Why? 17. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord will is. Ano ibig sabihin? Ba't dinugtong yung will ni Lord doon sa opportunity? Kasi alam din ng Panginoon na hindi lahat ng oportunidad na dadating sa'yo, will ni Lord. Kaya you need to understand. Para malaman mo yung opportunity, huwag pasok din ang pasok. Hindi lahat ng pintong bukas, pasok. Mamaya may mga nagsasaburo, kasama ka na raid. Mamaya sabungan yung kasama kang nakulong.
Hindi lahat ng pintong bukas, pinapasok din. Kasi sabi niya, but understand what the Lord will is in every opportunity. Pero pag may opportunity naman, itest mo din. Hindi palagi ka nalang mag-iintay na may dadating and someone else will always give or do that to you. Minsan alam niyo, walang taong makapagbibigay ng pagkakataon sa iyo, ang Diyos lang. Amen. Tulad ngayon, while I'm speaking, some of you, God given an opportunity na matransform ang buhay. Baka ito na yon. Para tumigil ka sa bisyo mo. Para tigil mo na yung mali mo. Para umayos ka na, ayusin mo yung sarili mo at sabihin mong, ito na yung opportunity. Ito na yung opportunity for me to decide para sabihin, aminin ko na, kung ako si Darna, aminin mo na. Baka ito yung opportunity for you to change. Could it be, itong mga moment na ito, na in-invite ka or nanonood ka, this is your opportunity to be blessed. Para sabihin, ititigil ko na yung pangungutang. Titigil ko na itong bisyong ito. Titigil ko na itong pagbabash na ito. Itong sama ng loob na ito, I'll stop this. And because this is a God-given opportunity, dun ka yayaman. Dun gagaan ang buhay. Dun mamarirealize, people will start to come to you, blessing you with finances. Pero ba't di sila makapagbigay? Ayaw mong pagbigyan yung mga opportunity na binigay ng Diyos. Alam mo sabi ni Les Brown, it is better to be prepared for an opportunity than having one opportunity and not prepared when it arrives. Eh, wala pang pagkakataon eh. Ihanda mo na yung sarili mo. Prepared mo na para pag dumating na, ready ka. Marami sa inyo, alam nyo kung ano, dumating yung pagkakataon, hindi prepared. Kaya uli ano, abang na naman ang pagkakataon. Eh, kailan ang balik nun? Next year. 10 years, 3 years, 4 years. You'll never know. Kaya ang gawin mo ngayon, prepared mo na ngayon pa lang. Ready mo na yung sarili mo for the word. Ready mo na yung sarili mo for the anointing. Ready mo na yung sarili mo for the right associations. Handa na ba kayong yumaman? Amen. Ayan na naman. Yung iba na naman, di na naman nag-amen. Sayang! Talking about opportunity. Life and death is in the power of your tongue. Mag-amen ka na lang, sasaluhin mo na lang, na-miss mo pa. Kaya wala kang pera ngayon. Every crisis brings an opportunity. Alam nun, magkaroon tayo ng baha. Nung ma-flooded ang buong area na ito, nakita ko opportunity. Opportunity for other people to be blessed. Opportunity for many people to show their volunteerism. Opportunity to show our strength to the people. Opportunity to become more loving, understanding, more patient, more joyful. And you know what happened? Alam nyo, bago matapos ang September na ito, dahil sa baha, in order na kasi natin, yan lead wall natin na yan, buo na yan, magiging lead wall. Ang dami na, this week, yung sasakyan natin na pang-service, may paparating na, brand new looks. And so many things coming, sobrang dami po. Hindi lang tao ang binebless ni Lord ngayon. Pati facilities natin, right now, sa likod po niyan, we are now renovating dalawang malalaking mga rooms. Dalawang malalaking rooms. Ang abangan nyo, yung 5,000 seating capacity natin. Amen? Why? Why? Because money are coming. And New Life Tondo are preparing for it. Hinaanda natin sarili natin para doon. Marami kayong makikita. Iba makikita baha, ngangawa. Pero ba, makikita baha, baha ng pera. Amen. Dalawang visions minsan ang papakita sa inyo ng Panginoon. Either 7 fatted calf or 7 skinny cows. Titignan mo lang anong munang gusto mong tignan. Kaya lang minsan pag nakita mo yung mga kahirapan, mga challenges, mga shortcomings, don't forget, if God will show you a vision, there is a provisions. Pag may pinakita sa inyo si Lord na problema, alam nyo kung anong mangyayari. May solusyon yun. Kaya mo nakita. Kaya pag nakikita may asawa mong problema, praise God, may solusyon na. The best hiding place ng money, alam nyo kung ano? Not your job, your work. Your work. The difference between job at saka work, your job is what you are trained to do. Pero yung work is what you are born to do. O, tingnan nyo ngayon, ano nyo, ano ginagawa ko ngayon? I'm working. This is not my job. Ang ginagawa ni Pastor Herbie ngayon, working. Ito yung work ko.
Bata pa lang ako, nakita ko na si Herbin Demonyo, magaling na magsalita sa mga kulokoy. Napapasunod ko na sila, tira tayo ng pizza pie, agawin natin to sombrero, hold upin natin to. Pero unti-unti nakikita ko, the Lord is what? Trying to show me na ano, this is your work. Your work is to lead. Your work is to speak. Your work is to inspire. Your work is who you are. Alam nyo, marami sa inyo, magaling mag-chismis. Hindi nyo alam, magaling pala kayong mag-sales. Kaya lang, mali na sa sales nyo. Buhay nang may buhay. Sayang. Dapat ang nasa sales, yung goodness ni Lord, yung idea, yung gospel. Kaya na ano, hindi gospel, nai-spell lang kayo ng bad spell. Yung iba, Marites na Tolits pa. Your job is your career, but your work is your life assignment. Your job is your skills, but your work is your gift. Pwede kayong mag-retire sa job nyo. Sobrang tanda nyo na. Sa trabaho, pwede kayong mag-retire, pero hindi ka pwedeng mag-retire sa work. Paano mo ipa-fire si Manny Pacquiao sa pagbaboxing? Eh, work niya yun, hindi naman niya job. Kaya kahit 80 anos yun, bigyan mo ng glove, may move pa rin yun, mabagal nga lang. Ganun yun eh. May kilala akong pastor, 85. Hindi mo talaga siya mapipigil eh. Sabi niya, pastor, opening prayer po kayo, pastor. O sige po, matanda eh, 85. Kinuha yung ano. Alam niyo kung gaano kayo kamahal ng Panginoon. Nag-preach, opening prayer lang po. Kasi hindi mo mapititigil sa kanya yung pagpipreach eh. Kaya pag nga mga pastor, may mga mikropono, pigilan nyo na kagad yan. Yung mga totoong paang magsasalita ng haba niyan. O alam nyo na ho, kaya tayo may timer. Kasi pag wala yan, lagot kayo. Alauna na, nandito pa tayo. Buti, sabi mo sa katabi mo, buti na lang. Use your job to refine your gifts. Ibig sabihin ko, anong trabaho meron kayo ngayon, pre-prepare lang pala niya sa talagang magiging work mo. Kaya pag may pressure sa job, it's okay. Pag may disappointment sa job, it's okay. Pini-prepare ka lang niya sa totoong work. The purpose of your job actually is a preparation only for your work. Si Moses, Prince of Egypt, CEO ng Egypt, yun ang trabaho niya. Preparasyon lang para sa totoong work niya na magdi-deliver siya ng 3 milyong mga Israelita. Yun ang talagang work niya. Ito yung totoo. It's work of your hand that God bless, not your job. So huwag kayong magdadasal na, Panginoon, pagandahin mo yung trabaho ko. Gaganda lang yung trabaho mo pero hindi tataas ang sweldo mo. Deuteronomy 28:12. The Lord will open the heavens. Tingnan nyo kung job or work. The storehouse of His bounty. Para mag-send siya ng rain in the land of in season para i-bless yung work ng hands mo. Tingnan nyo Psalm 90 verse 17. May the favors of the Lord our God rest upon us. Para daw ano? Ba't kailangan ng favor na mag-rest sa atin? Para ma-establish yung work of our hands. Ma-establish yung work of our hands. Ibig sabihin, kaya tayo may favor para i-bless ni Lord yung work natin. Whatever your hands finds to do, the Lord will bless it. Whatever your thoughts na nagwo-work for you to do something for other people, the Lord will bless it. At in truth, your job can turn out to be a trap if you linger on it. Huwag kayong matakot sipain sa trabaho. Hindi pa tapos ang mundo pag natanggal kayo. Huwag kayong mang-away, huwag kayong magsuhol. Huwag kayong manira, mambash pagka kayo nalilipat ng trabaho. Ng job. Job lang yon, hindi yun work mo. Yung iba, maninira, manunuhol, magsasalita ng kung ano, pag natatanggal sa job. It's okay. It's okay. Money hides in your work, not in your job. Yung iba, gagawin ko ang lahat, wag lang ako mawala ng trabaho na mismo. Di mo alam, binebless pala ni Lord kasi may work na ipapagawa sa'yo, hindi dyan sa job na yan. Dalawa na lang. Matatapos na tayo. The best place to hide our money, vision. Vision. You know, kung bakit tayo nakapag-raise ng ilang, may anong million? Nung may baha, 2 million plus. 2 million ang na-raise natin.
Nagbigay ang alabang, 200,000. Ang main natin, 246,000. Saan galing yung 1.8 million? Vision. Vision. Ibig sabihin, vision is the capacity of your eyes to look farther. Amen. Ang nakita natin, actually, hindi yung baha. Ang nakita natin, magiging better tayo ito ngayon. Kasi mas maayos natin. Kaya sa mga nasunugan, congratulations! Gaganda bahay nila! Woo! Nadaan kami ni Daryl, oh, one time, pauwi. Papunta doon, sa Caloocan. Nung una kasi, kada nadadaanan namin yan, ang gandang i-picture niyan eh. Kasi talagang kala mo, yung mga gulong nasa ibabaw, kahoy, talagang sobrang shanty, sobrang ano, mga light materials. Tagpi-tagpi, patong-patong, sapin-sapin, kalakalamay. Pero nung dumaan kami, oh, grabe, puro bato na yung bahay. Gumanda, kaya excited ako sa aroma, Pastor Tommy. Amen. Kasi siguradong pagbalik natin dyan, baka mga marble na bahay niyan. Ang gaganda yung mga naka-elevator yan, second floor lang. Ang titindi niyan. Kaya alam nyo kano, life is getting better and better. Pero kailangan, may visions. May pangitain na ano, no, vision is idea that God will never leaves us. Vision are the dreams that won't get away. It's a passion that won't subside. Kaya ako, alam nyo kung ano, kahit mag-alisan kayo, alam kong may vision si Lord, papalitan kayo. Kahit di kayo magbigay, alam kong may vision si Lord, may magbibigay na iba. Kahit di kayo sumulpot, may susulpot na iba. Why? Kasi alam ko, when God gave a vision, God will send people. Kayo din, pag nagkaroon kayo ng vision sa family niyo, sa negosyo niyo, sa mga relationship niyo, huwag kayong mag-alala, may provision si Lord. Amen. Pero pagkaayaw mo ng vision ni Lord, meron ka lang ambisyon. Kaya sariling kayod yun. Sariling gawa mo yun. Without vision, what will happen to your future? Walang direction. Life will have no sense of direction. Activity will have no meaning. Time will have no purpose. Resources will have no value. Why? Kasi walang visions. Ay, yung pa naman ang hinahanap ngayon ng mga tao. Tao na maglilid sa kanila sa tamang direksyon. Lito ang mundo ngayon. Alam niyo ba, confused ang mundo ngayon. Pati nga churches, minsan confused na rin eh. Nalilito na rin kung anong papaniwalaan eh. Si Sheila Goo nga eh. Litong-lito na rin si Risa Hontiveros eh. Ba, sa interview, dami mo nang iniisip. Pag naparod mo pa, di ko tatay, tatay ng tatay. Ang daming ano, gulo. Kumbaga, ang dami mo nang iniisip, dumadagdag pa yung mga ganun. Kaya kailangan, ano, vision. Why? Ang hanapin nyo, alam nyo, mga tao na may direction. Mga tao na magsasabi sa'yo, hey, dito, sunod tayo. Sunod tayo. You know what a leader is? Leaders is not, ano, hindi lang siya actually yung magsasabi kung saan pupunta, ina-navigate niya pa yung course. Sasabihin niya pa, op, hinto, slow down, bilis. Why? Yung leader kasi na yun, may visions. Hanapin niyo yung mga tao na yun. At dapat kayo yung mga tao na may visions. Yes. Ito yung katotohanan. God's greatest gift to man, it's not a gift of sight, but a gift of vision. Alam mo sabi ni Helen Keller, yung bulag? Sabi niya, worst thing than blind is having an eyes but no visions. Yung iba sa inyo, nakakakita nga ng kulay, ng dami, ng kapal, ng daan, ng nakikita kasi may sight, pero walang pangarap sa puso. Ang functions ng puso niyo, visions. Para makita nyo na kahit pangit gaganda, kahit masikip luluwang, kahit nasa ilalim makakaibabaw uli. Amen? Alam nyo, nung makita natin itong lugar na ito nung una, grabe. Sobrang, ano talaga, luma. Ang daming lamok, ang daming ipis, ang daming daga. Fellowship sila dito. Grabe. Pero one time after I've seen it, the Lord dropped a vision into my heart. Na ano, this place, ang ganda nito. Ang ganda ng mangyayari dito. Ngayon naman, alam niyo yung vision na pinakita sa atin ni Lord. Pinag-uusapan na natin ng may-ari. Yung buong school, pati school ground, i-renovate natin. Amen? Amen? Yung bangkong inuupuan nyo, di ba dati puro plastic yan, ayoko ng plastic. Ng mga tao. Di ba kaya may foam na ngayon yan eh? Ano, visions natin? Next time, yung inuupuan natin,
may masahe para habang nagpipreach ako gumagana. Kaya lahat ng matatanda, tulog. Sigurado. O last. You know what's the best place to hide your money? Last na lang, sana lang. Kaya nyo pa ba? Okay pa ba kayo? Isa na lang. The best hiding place of money is your generosity and cheerful heart to give. Ang pinakamagandang taguan ng pera is in your generosity. In your heart to give. 2 Corinthians 9:6. Remember this. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Talong kayo sa verse 11. You will be made rich in every way so that you can be generous on every occasion. Through us, your generosity is a result in thanksgiving to God. Alam nyo, pag nagbibigay kayo, yung mga tao tinuturuan nyo na isang bagay na hindi pwedeng ituro ng kahit sinong school. Ano yon? Maging mapagpasalamat. Pag naging generous kayo, yung tao na ang sama ng ugali, napapa-thank you, Lord. Pag naging generous kayo, you can make things happen. Pag naging generous tayo, ang daming napuprovide ng mga needs. Money loves to dwell and hide. Alam niyo kung saan? In a generous heart. Alam niyo sino yung nauubusan? Mga makukunat. Lalo mga makunat pa sa Belekoy, laging wala yan. Pero alam niyo sino yung palaging nadadagdagan, laging nabe-bless? Yung laging generous. Money hides in your tithes and in your offerings. We give not out of fear. We give coming from a God who bless us. O, tapusin ko na dito. Come on, look at me. Ang pinaka-conclusion ng lahat ng mensaheng ito, yung binanggit kong pito, yung generosity, yung visions, yung God opportunity, yung associations and connections, yung idea, at saka yung gifts and talents. Alam niyo kung anong lahat yun? Nasaan lahat yun? Nasa iyo. Ibig sabihin, right now, right here, right now, ikaw mismo yung kayamanan ng Diyos. Ang best hiding place ng pitong ito, God decided to reside His majesty in each one of us. Kaya alam nyo, kung titignan mo yung katabi mo, dapat ang tingin mo sa kanya, grabing kayamanan tong katabi ko. Dapat to pahalagahan ng sobra. Dapat to ingatan ng sobra. Dapat to mahalin ng sobra. Why? Because yan ang kayamanan ng Diyos. Please, mga taga-Tondo, New Life Tondo, wag nyo pong payagan na magsasalita yung bibig nyo na mahina kayo. Wag na wag nyong papayagan na may magsasabi o ikaw mismo sasabihin mo na mahirap ka. Wag na wag nyong sasabihin sa sarili ninyo na baon ka ako sa utang. Wag na wag nyong sasabihin sa sarili ninyo hindi kami makakaahon. Wag na wag nyong sasabihin sa sarili nyo na taga-Tondo lang kami. Dito kami pinanganak, dito kami mamamatay kasi ito na yung buhay namin. Wag na wag nyong lalagay sa isip at puso nyo. Lalong sasabihin sa bibig nyo na kayo yung mga tao mahirap. Hindi po yung totoo. Binili kayo ng dugo ng Panginoon. Sobrang ginawa niya ang lahat para lang itago ang pinaka-holy, pinaka-richest ng heaven, pinaka-precious and valuable ng heaven. At ang napiling taguan niya, ikaw at ako. Never allow yourself na makita yung sarili niyong small. Never allow anyone to turn you into something that you are not. Why, ganun ho kayo kamahal ng Diyos. Ganun ho kayo ka-special. Ganun kayo kayaman sa totoo lang. Ganun, hindi nyo kailangan ng maraming bungkus ng pera. Ang kailangan nyo lang, alam nyo ko ano? Magkaroon kayo ng idea, realizations, and revelations na, Lord, napakabuti mo. Sa akin mo tinago ang totoong kayamanan. Kayo ho ang tunay na kayamanan ng Diyos. Dati akala ko, kayamanan natin ng Diyos. Totoo naman yun. Pero sa Lord, si Lord ang tanungin mo, yung totoong mayaman, kayo ang kayamanan. In His word, sabi niya, iiwan niya ang isang bundok ng ginto para sa isang tao. A mountains of gold, sabi niya, hindi niya ipagpapalit in a precious soul. Kayo po yun. Please, huwag niyo saktan ng isa't isa. Patawarin niyo isa't isa. Unawain niyo isa't isa.
Huwag niyong i-disqualify ang isa't isa. Huwag niyong hahuhusgahan ang isa't isa. Huwag niyong titignang maliit ang kahit na sino dahil kayamanan niya ng Diyos. Huwag kayong magpapakamatay. Huwag kayong magwawalwal, magwiwindang dahil kayamanan kayo ng Diyos. Sayang yung kayamanan kung hindi magagamit. Sayang yung kayamanan kung nandun sa ilalim ng lupa. Sayang yung kayamanan kung di mapapamahagi. Kaya ikaw yung kayamanan ng Diyos. Kailangan mong mag-shine. Kailangan mong mapamahagi. Kailangan mong humayo. Kailangan mong maibigay ang sarili mo gaya ni Kristo na binigay ang sarili para sa mga tao. Amen? We will sing this song. Pero pag kinanta natin yung song, I want you to sing this from your heart. Kung gaano kabuti ang Panginoon na sa bawat hakbang, bawat buhay natin, the Lord is making sure, anak, kayamanan kita. Huwag mong abahin yung sarili mo. Huwag mong kawawain yung sarili mo. Huwag mong tignan yung sarili nyo na dahil wala kayong trabaho, wala kayong magulang, nakatira kayo sa ilalim ng tulay. Huwag nyong tignan ho yung sarili nyo na mahirap. Sobrang laki ng effort ni Lord para bigyan tayo ng kasaganaan. Para sabihin niya sa bawat isa sa atin, kayo ang kayamanan ko. Mamamatay ba naman siya sa krus para sa kayamanan natin? Hindi, pero mamamatay ang Panginoon sa krus para sa buhay natin. Patunay yon na kayo ang kayamanan ng Diyos. Will you please see yourself valuable? Huwag kayong magpakamatay. Huwag kayong magpakasasa sa alak. Huwag kayong magsira ng buhay dahil sa inyong mga bisyo. Huwag ninyo pasabugin yung mga dibdib nyo sa mga galit, poot at hinanakit. Sayang, sobrang halaga ninyo sa paningin ng Diyos. Huwag nyong sirain yung araw nyo sa galit, ubusin yung panahon ng buhay nyo sa hindi pamamansin. You are valuable than what you think sa sarili nyo. And you are valuable than other people thought of you. Napakayaman po ninyo. Ganun ko kayo tinitignan, kaya ganun ko binibigay yung sarili ko, oras ko, pagmamahal ko, buhay ko, bilang pastor para sa inyo. Kayo kasi ang kayamanan ng tundo. Kayo kasi ang nakikita kong kikilusin, gagamitin ni Lord. Para maraming tao yung makaahon sa hirap. Para maraming pamilya na mga wasak, mabuo. At sobra ho akong ingat na ingat sa inyo. Kasi ang kayamanan, iniingatan. Ang kayamanan, pinagmamalaki. Ang kayamanan, dinidepensa. Will you please take care of each other? Yung inyong mga anak, yung inyong asawa, yung inyong magulang, take care nyo sila kasi kayamanan nyo yan. Mga anak, kayamanan nyo yung inyong mga magulang. Mga magulang, hindi buwisit, pabigat, pasaway ang anak, kayamanan nyo sila. Because the Lord put all these giftings, all this idea, all this opportunity, all these associations, all the visions and generosity in every person. Kaya dapat to, wala ditong titingnan ng sarili na mababa o titingnan ng iba na aba. Amen? Come on, everybody stand up and worship Him. Worship Him. The one who is faithful. Oh Jesus. I call You faithful for the promises You kept. And every need You met, Lord, I'm so grateful. You were with me every step. Hindi mo kami kakalimutan, Panginoon. And I never will forget. 'Cause when oh, I think Jesus. Of how You bless me, how Your hand has never let me go. You never let me go. Okay, sabay. 'Cause You have been so good. Lakasan to natin. Me. Come on, church. God, I can't believe how You love me. What a friend, Lord. What a friend. One more time. You have Come on. Been sing it out loud. So good to me. God, I can't believe how You love me. What a friend You have been. Yes. Salamat, Panginoon. Ikaw ang aming kaligtasan. Ikaw ang aming kakapagligtas. I call You Savior.
I call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. And I know you're able, and my eyes will have to see one more reason to believe. Oh God, thank you, Lord. 'Cause when I think of how you bless me, how your hand has never let me go, you never let me go, 'cause you have been so good to me. And God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Natin kamay natin sa kaliwa at saka sa ating katabi. From your left, right, or kung wala, sa iyong unahan. I want you to appreciate the treasures right now. Gusto kong i-appreciate mo ngayon para mahawakan mo yung pinakamalaking kayamanan meron ng mundo. Hawak mo ngayon sa iyong kamay. Hawak mo sa kamay ngayon yung pinakamahal na ang presyo dugo ng anak na si Jesus. You are holding in your hands right now. Para sa inyo na nangangarap, gusto kong makahawak ng malaking pera. What you are touching, what you are holding is more than money. What you are holding is more precious than gold. Yung hawak nyo ngayon, mas mahal pa sa ginto. Mas mahal pa sa anumang kayamanan na meron pwedeng ialok ang mundo. But what you are holding are precious to His sight. Precious to His Son. Ang presyo is the death of His Son. So Lord, binebless namin ang kayamanang ito. Ino-honor namin ang kayamanang ito. Minamahal namin ang kayamanang ito, Lord. Today, Father God, even to those who are watching, let them feel and see how precious their life is. Na sila talaga ang pinakamagandang taguan ng kayamanan. Pinakamaganda talagang taguan ng pera, Lord. Ang taong ito. That is why, be a good steward of that money. Be a good steward of the treasure that God given you. Be a good steward. Be responsible. Lord, we bless the person in our right, sa aming left, sa aming front, sa aming back. Binebless namin ang bawat isa ngayon. Binebless namin, Lord. Binebless namin, Panginoon, ng kalusugan para mas maingatan ng kayamanan. Binebless namin ang kapatawaran, Panginoon. Binebless namin, Panginoon, ang kabaitan. At binebless namin, Lord, ng kasaganaan lalo para maging mas galante pa, mas maging mapagbigay pa, mas maging mapagpatawad pa, mas maging mapag-unawa pa, mas maging mapagmahal pa lalo sa iyo at sa kapwa. Kaya, Panginoon, maraming salamat. Iingatan ko ang kayamanan ito. Sabi mo sa katabi mo, iingatan kita. Aalagaan kita. Mamahalin kita. Kahit anong mangyari, kahit anong itsura mo, aalagaan kita, iingatan kita. Taas natin kamay natin kay Lord.
Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Come on. You have been so good to me. God, I can't believe and how you love me. What a friend. What a friend you have been. Balik namin sa iyo ang lahat ng pasasalamat, ang lahat po ng papuri, at ang lahat po ng kadakilaan, Panginoon. Maraming, 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 maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin. Ang lahat ng mga mayaman na magandang alkansya ng Panginoon, sumigaw ng malakas na! Amen. God bless you! See you next Sunday!